Hello, good day everyone. I am teacher Angelica and today I will share you the experience of having a student with learning disabilities and her name is Pia Angela Velasquez. So the learning she has a learning disability called dyscalculia. This disability is problems with or difficulties with math or in the numbers. She has a difficulties to understand math problems, equations, or numbers. Kapag nakakita siya ng mga numbers, basta makita niya pa lang ay parang ayaw niya na. Ayaw niya na ang pag-aralan agad. Kasi hirap na hirap siyang intindihin. Hindi niya magawang intindihin yung mga numbers. So as a teacher na merong disabilities yung ating student, kailangan natin ng mahabang pasensya, malawak na pang-unawa, at kailangan mas intindihin natin yung kalagayan nila. Kasi kung hindi natin gagawin yung mga bagay na yun, ay ma-feel nila na they are left behind in the class, na kakaiba sila sa kanilang mga kaklase. So, para hindi nga sila ma-left behind, hindi sila mapang-iwanan ng klase, kailangan ay tulungan natin sila, gabayan natin sila upang hindi nila ma-feel na meron silang kakaibang sakit na dinadala. Meron silang kakaibang bagay na hindi kayang gawin. So, as a teacher, kailangan nating ibigay yung full support, understanding, love, and care para sa kanila. So, bilang isang teacher nga, humanap ako or nag-isip ako na better way para matulungan ko yung estudyante ko nga na si Pia Angela, kasi sa tuwing nakakita siya ng mga numbers, sa mga math problems, parang ako yung awang-awa kasi. Iba yung pakiramdam na nakikita mo yung estudyante mo na nahihirapan. Para kasi bilang teacher nila, tayo yung second mother or parent nila. Kaya napipin natin yung hirap na pinagdaraanan nila, na naawa dahil sa kanila. Pero kailangan hindi natin ipakita na tayo ay naawa. We should show our love and care for them, at huwag nating kahayaan na patuloy silang malugmok sa anumang problema na kanilang kinaharap. Huwag nating hayaan na mag-stop sila doon, na tuluyan silang matakot na labanan kung anuman ang kanilang problema. Lagi nating tatandaan, tayo ang kanilang pangalawang magulang. Kaya kung ano ang nararamdaman nila, tayo ay parang nasasaktan din. Kung ano yung takot na kanilang nararamdaman, parang nandito yun, nararamdaman din natin. Kung ano yung nararamdaman ng magulang nila, nararamdaman sa tuwing nakikita nilang nahihirapan na kanilang mga anak. Kaya huwag nating hayaan na mahirapan. Bagkus ay humanap tayo o mag-isip ng mas magandang paraan upang para matulungan natin sila. Kaya muli, ako si Teacher Angelica. Maraming salamat sa inyong pakikinig, and God.